Without delay, Your Honor, Saint Vincent de Paul, please. Kami telah siapkan bukan berdasarkan satu dan berfaedah. I confess to Almighty God, making Your prayers and sisters. I rejoice when I read her
say, let us go to the house of the Lord. I rejoice because they said to me, we will go up to the house of the Lord. And now you have set forth within your gates, O Jerusalem. I rejoice when I heard them say, let us go to the house of the Lord. Jerusalem built as a city with compact unity to lead the tribes to us. The price of the Lord. According to the duty for Israel, to give thanks to the name of the Lord, they are set up God's seats, the seats for the house of David. I rejoice when I heard them say, let us go to the house of the Lord. When the the simple are the wiser. When the wise man is distracted, he gains knowledge. The just man upgrades the house of the wicked. There is one who brings down to the wicked to ruin. He holds up his ear to the cry of the poor. With himself also born and at the heart, this is the word of the Lord. Maaaring na kasi alam natin
Pero hindi naman tayo kumpinsido. Hindi tayo kumpinsido. At kung tayo ay kumpinsido, dapat ay alin. May konkretong pagkilos. Kahit konti lang. Kahit konti lang. Kasi kumisan ko ay hindi tayo kumikilos kasi gusto namin ay bulaan. Yung halagang pagkilos ay meron. Kasi doon mo hindi na mailalapat kasi yung unang pagkilos, hindi mo naman pagod makutuwa ka na ito. Makikita mo na kapag ito ay unang pagkilos, nalilaman ko kung hindi ko ba'y tama o mali. Kung yung mga kompleto kong pagkilos, nasa amin pa na ito yung mga bagay na maaaring tumutugma sa ating isipan. Kasi kung isip ko, iba yung ating kaisipan. Pero iba yung realidad na hinaharap natin. At doon natin nakita ko yung realidad na hinaharap natin ay sumarap sa katuparan ko doon sa ikinisip natin. Kasi pag-insya, iba yung actual. Iba yung actual. Maraming ang pag-insya, sinumpay mo na. Pero kapag in-actual mo, ay hindi pa rin asya. Kasi sabi niya, iba yung pagod noong pagkasukat. So, kailangan mo rin hulmanin depende doon sa aktwal na paglalagay mo ng bagay na inilalagay mo. So, iba pa rin po yung pinatawag natin aktwal na pagkilos. Doon talaga nakakasasama. Kaya sinasabi niya, tungkol sa kanyang mga kapatid ay sa kanyang nanay ay isang malaking hapon na ibibigay mo sa atin. Kasi makita po natin na ito ba yung sinasabi ni Jesus. Bawa ka lang ng mga teka na nakalimas ng dalawang libre yung kagandaan mo pero sa panahon na tayo ay nagpapatawa, may nakakahinda natin ang mga karunan na yung mga issues na lumalabas sa nabanggit na yung pagpapatawa na pagpapatawa katulad sa yung pagpapatawa ang issue ng karunan. May tinagawa din ang mga kaparong nakaruman. Lugi ba ako? Talagang madalang ito ay pagkakamit ang buhay na wala ng dalang. Pwede talaga natin maranasan. Kung talaga natin maranasan. Kung ano yung ibig sabihin na magpatawa. Ano tayo na mismo ay naranasan natin na tayo ay patawarin. Diyan nga na patutulang natin sa ating kapwa at sa Diyos. Pero pinakilala naman ito sa kumpretong pagtulos. Yan ang pangalagay ng kumpretong pagtulos. Kasi doon talaga masusubukan kung yung ating paniniwala sa Diyos
tumutugon sa hapon na ipinamamagin ng aming Panginoon sa Kristo. Kasi, iba ko kasi yung kaisipan, yung nasa isip, at iba ko kasi yung aktwal na pagdudos. Iba pa rin kasi yung aktwal na pagdudos. Yung pangalan na ipipili niya sa Diyos, kinakilangan naman ito sa aktwal na pagkilos. Doon kasi natin malalaman kung talaga ano pa yung dapat natin sa matapara sa pagkaya na ipinagkakaloob ng buong may kapara. Doon natin malalaman na komisyon ng tao sa pagkatawa. Nakala natin ay matawa na natin. Pero sabi ko nga ay may dumanap na pagkakataon, mapigat pa rin yung loob ko. Ulat pa, ulat pa yung pagpapatawa. Kasi yung panay na hindi ko pinang panapit ko. Na kapag hindi pa magaan ang loob ko, hindi pa pagpapatawa ko. Kapag nakikita ko ay sumisigit rin yung loob ko, hindi yung patay na napatawad ko. Napatawad ko na. Konti. Bulang pa. Bakit? Nabibigat ang kape. Hindi ka pa nagagana. Kasi pag sinabi ko napatawad ko na, kahit na yung tangan, magtapit sa alapan ko, wala ka naman ang doon sa sila. Kahit na yung tangan mo, nasa alapan ko, pinagtatawa pa, wala na, wala ka na naramdaman na dalang sa sana. Yun talaga napatawa ko. Kasi yun yung aktwal na sinasabi natin pag-ibos. Kasi iba yun ang kasi napatawa ko na. Huwag ko nang makikita ang kapalan. Huwag lang marinig ko ang boses na. Huwag ko lang makakaharap yan. Bahagi yun, di ba? Di ba yung aktual ng pag-ibos? Doon talaga nagkakasakpan. Kapag mayroong aktual ng pag-ibos. At yung hapon na yung susunod, ginagilang naman kung hanggang doon, tumutupad ng aming salita. Tumutupad ng aming salita. At makita ko natin sa pagtupad natin ng salita ng Diyos ay may patuloy na adjustment. May patuloy na adjustment. Kaya kinakailangan natin simula. Kinakailangan natin simula. Kasi kung isa yung adjustment, depende sa kakayanan ng bawat isa. May mga tao na madali ng pagkakalit eh. Kaya sabi ko nga, nung nakaraan ng kalawang linggo ay bakit? Ay kasi, sanay silang magpatawad. Sanay silang magpatawad. Pero wala na ako. Kaya na nila, na ipapakita sa aktual ng pagkilos. Kapag, nahirap ka na magpatawad, kasi bakit? Ah, hindi ka rin sanay. Hindi ka rin sanay. Kaya, sabi ko ay, practice makes perfect. Pero yung ano na binibigay ng Jesus, nakikinig at tumutupad ng aking salita. Maaaring hindi natin nabibigay ng 100%. Pero ang malaki pakita natin ngayon na we have tried. Sinubukan natin. At huwag tayo matakot
na sumuko sa halong sa turo ng ating Panginoon sa Kristo. Kahit na hindi wala ko ito sa kasi bakit? Kasi sa unang pagkakal, it will never be 100%. Pero ano yung makita natin na isinakatuparan natin, ginawa natin. Then later on, na-realize natin natin na kinakailangan pa pala natin, ulitin natin. Ulitin natin. Kaya ito po yung ipanalangin natin sa larawan ko ng kapat. Kasi pangapangula, yung turo ni Jesus, nandito lang. Na wala pa rito. At wala pa dito. So sana ay alam na dumaloy. At yun ay hindi sabihin ni Jesus na, ito yung aking mga kapatid. At ina. Sa panahon. Just want to go to come to offer the sacrifice from
Let us give thanks to the Lord our God. It is good by the fact that you can have done this in all those and everywhere to give you thanks, Lord, for the Father, Almighty, and eternal God. For the blood of the blessed martyrs Cosmas and Damian, for the Lord Christ and glorify your name, show forth your marvelous works. By which in our weakness you perfect your power, and for the people who show strength over your weakness. Through Christ our Lord, the Lord be with you. Let us give thanks to the Lord our God. It is through the light of Christ, our goodness, our grace, and all those in every world to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty, eternal God. For the blood of your blessed martyr, Cosmas and Damian, for our Christ, to glorify your name. Show for your marvelous works, may you in our weakness the perfect your power. And so in the powers of heaven, we worship you once again, Lord, and before your majesty, without them, we acclaim. Therefore, as we celebrate the memorial of His
concerning preservation, you know, for your glory. The bread of life and the godly of salvation, giving thanks and glory, whether the world is believing your presence, and minister to you. Humbly we pray the protection of the body and blood of Christ, in the body of the one with the Holy Spirit. Remember, Lord, your precious spread throughout the world, and make the fullness of justice for them in Francis, Benaventura, and all the clergy. Remember also, brothers and sisters, your fallen seed in the hope of the resurrection, and all of the God in our hearts. Welcome them to the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that we the blessed word with Mary, Father of God, with the blessed apostles and all the saints and teachers throughout the ages, and in many good voices and abide in grace and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in the name of God, Almighty Father, and the angel of God, Spirit of God, and partners is yours forever and ever. Jesus, mother and brothers and sisters, because we hear and put into action what we have to be. Thank you.
Preserve us, O great Lord, and may what we have received at your hands as we commemorate the martyrs, saints, Cosmas, and Damian, bring us healing, salvation, and peace. Through Christ our Lord. Pinababatik na wala si Dabudu, sinabi niya mamahala dito po sa sitio sa Manuco. Pinaunawa ko sa Lorenzo Ruiz na may isa ko tayo ng 8 o'clock at umaga. So yung po pagkatapos natin ng banana sa Manuco sa altar, we'll start at 9 o'clock in the morning. Kasi yun po yung panahon na inilaanila para sa pagdiriwang ng kapistahan ni San Lorenzo Ruiz. Yung mga samanigo, magpupunta rito at ito pa. And then, yun po misa natin sa Webes ng gabi, pero pa rin mo. Pero yung pagtatalo natin ay pagsisimula ng 9 o'clock pagkatapos ng 8 o'clock mass. May misa ulit sa gabi, 7 o'clock ang gabi. The Lord be with you. May the Lord be with you. Bless you all, Father, the Son, and the Holy Spirit. Go with the love and mercy.